Ginawa nilang katatawanan yung isa sa mga sinabi ko. Andiyan na po yung ihilahin kanila pababa. Hindi nila kailangan magparami ng sobra, kukunti lang sila pero napakasolid ng grupo nila. Talagang hindi aangat ang isa, hindi aangat ang leader na hindi hinihila pataas yung mga kasamahan niya. So bago ang lahat, magandang hapon muna sa lahat ng ating manonood. Sa lahat ng patuloy na nanonood sa ating mga videos, maraming salamat po sa inyo lahat. At yung video natin kahapon, hindi ko ina-expect na magkaka-views ng ganon. Ang gusto ko lang naman sana ay magpakatotoo at masabi din yung side natin. At matapos nga yung video natin na ginawa kahapon, ay ang dami nagsulputan ng mga video, ng mga reaction patungkol doon sa pinag-uusapan natin kahapon. At hindi na sana para gumawa pa tayo ng panibagong video na ito dahil nga tayo naman ay talagang nakapokus lang sa charity vlog. Kung makikita ninyo ang ating channel, kahit i-scroll nyo yan, lahat ng mga panood nyo dyan ay wala tayong ibang ginagamit na thumbnails, wala tayong ibang ginagawa na content kundi puro charity vlog. Kaya nga lang dahil sa mga naglabasan din na kung ano-anong mga ideas, kaya gumagawa tayo ng panibagong video na ito. Ngayon po, unahin po natin pag-usapan yung patungkol po dun sa sinasabi nila na bakit naglabas daw kaagad kami ng ganitong video. Okay, first of all po, hindi po kami ang nauna dito. Kami po yung nakapanood lang ng live na sinabi natanggal na kami, na wala kaming na-receive na message na anuman na pwedeng pag-usapan in person, na pwedeng papuntahin kami sa sinasabi nila na pumunta kami sa lighthouse, pwedeng-pwede po talaga yon. Kaso wala kaming natanggap na message o memo na pumunta kayo dito at ipaliwanag niyo yung side ninyo kung bakit hindi na kayo nakapagbigay o bakit hindi na kayo dito pupunta, para na sa ganun malaman nila at makausap kami ng personal. Sa kanila na din po nang galing yung salita na hindi dapat muna sa ganito. Pero sumagot lang po kami. Panood na po namin yung video na gano'n na tinanggal nga daw kami. So wala pong, hindi po yung dumaan sa anumang message sa amin, na kagaya nga ng isa sinasinabi ng kasamahan natin na nag-live kanina, na pwedeng pwede po nila kaming i-message lahat ng pinaplano pala nila na tanggalin, eh pwede nilang i-message lahat o gumawa kayo ng video at i-send nyo sa amin at ipaliwanag ninyo kung ano man yung reason ninyo, bakit hindi na kayo nakakapagbigay, bakit wala kayong charity vlogs, bakit hindi na kayo dito pumupunta. Dapat po sila po yung nauna na nagsabi po nun bago sila nag-decide o bago nila ipalabas sa live na tinatanggal nila ang mga member na ito. At ito nga po, kagaya ng sinasabi ko kahapon sa ating video na napakadami ng toxic talaga na tao dito sa Kalingap. Kagaya na lang po nang nalaman ko na ganito, na may isa tayong kasamahan dito na ginawa niyang katatawanan yung nararamdaman ng isa sa kasamahan natin, na siya ay nag-switch ng kanyang content sa pagiging isang reactors o reaction dahil siya ay may nararamdaman. Na imbis unawain, pinagtawanan. At pangalawa po, yung isa din na kasamahan natin na siya yung madalas na nakakausap ko, na parehas kami nagpapalakas ng loob ng bawat isa. Siya po yung tao na dumaan sa sobrang hirap o sobrang sakit dahil sa pagkamatay, na sunod-sunod na pagkamatay ng kanyang pamilya, ng member ng kanyang pamilya. At kulang na kulang din yung kanyang kinikita para ipagpatuloy ang pag-charity. Na dapat mas inunawa yung kanyang kalagayan, kasi ganito lang naman po yung kasimple. Lahat po na nakuha namin na subscriber o nanonood sa amin ay nang dahil po yan sa Kalingap. Tama po, nang dahil talaga yan sa Kalingap. Dahil po yan sa kanila, kaya nagkaroon kami ng mga viewers. So sa madaling salita po, kapag in-announce po nila na wala na kami sa Kalingap, hindi po ba nila naisip yung pwedeng maging mangyari sa amin? Na kung ilan na lang yung natitira nanonood sa amin, ay pwede pa yung mawala dahil sa pag-announce sila ng ganun. Paano na lang, halimbawa na lang yung isa kong kasamahan na tinutukoy ko na namatayan ng kanyang pamilya o ng kanyang mga mahal sa buhay, e napanood na wala na pala siya, yung natitira sa kanya na nanonood, possible pa na mawala yun kapag hindi niya ipinaliwanag yung reason niya. Kaya nga po ako, pinaliwanag ko kung ano yung nasa side ko nang malaman ko na ganun yung inanunsyo nila. At isa pa po dito, kagabi nakita ko sa group chat, dahil kasali pa din naman kami dun sa ilang group chat, nabasa ko doon na may isa tayong kasamahan na ginawang katatawanan, yung ating isa sa sinabi, na naiintindihan ko na ako, ang isang tao na medyo mahina ang pag-unawa sa mga ganitong salita, eh hindi niya talaga mauunawaan, o marahil ang isa pa nito ay alam niya na totoo kaya ginagawa niya na lang katatawanan o ginagawa niya na lang biro.
Ito po yung sinabi ko na kapag pumunta kami sa lighthouse ay hindi namin maramdaman o ma-appreciate yung ibang kasamahan. Hindi ko po dito tinutukoy si Kuya Val kasi si Kuya Val tao po talaga yan na humaharap. Talagang aalokin kanya kung ano yung meron dyan pag salusaluhan. Hindi po siyang tinutukoy ko dito. Tinutukoy ko dito ay yung mga tao na nakapaligid sa kanya doon. Ang tinutukoy ko po dito ay yung appreciation sa ginagawa. Hindi po yung, hindi ko po dito sinasabi na ipaghain nyo kami. Hindi ko po dito sinasabi na kailangan nyo kaming ipaghanda ng mga kain. Hindi po ganun. Yung man lang maramdaman namin sa sarili namin na welcome din kami sa aming mga kasamahan kapag pumupunta kami doon. Dahil sila welcome na welcome sila dito kapag pumupunta sila dito. Kagaya nga po ng comment ng iba, tinitreat talaga namin sila as a special. Lalo-lalo na po sila Kuya Val kasi malaking respeto namin sa kanila. Ito po yung hindi magandang nagiging kagawian na kung ang usapin ay seryoso, hindi po dapat ito ginagawang biro lang o ginagawang katatawanan. At kung ang gusto pala po nila ay pumunta kami sa kanila para magsabi o magmakaawa na ibalik nyo kami sa Kalinga para mag-fill up ng kung ano man, dapat umpisa pa lang po naisip na nila. Kasi po ganito lang naman yan. Kung pwede din naman pala kaming bumalik ng mga kasamahan ko, dapat hindi na lang po inanunsyo in live. Pwede naman po kaming i-message lahat at pupunta kami sa lighthouse at doon kami kakatok para makipag-usap. Kasi malaking epekto po yung mangyayari sa mga kagaya namin na nahihirapan na nga magka-views. Dahil nasa Kalingap nga po kami, so marahil ang mga nanonood sa amin ay mga supporter din talaga ng Kalingap. So kapag in-announce yun na wala na kami, ano po yung magiging epekto sa mga kagaya namin na maliliit na vlogger? Para po sa kasamahan ko na ginawang katatawanan kung ano man yung sinabi ko, nauunawaan kita. Yun ang masabi ko sa iyo, nauunawaan kita, pero sana sa susunod, hindi lahat ng bagay ay kailangan ginagawang biro. Kapag seryosong usapin, sana maging seryoso din tayo. Kaya nga sa lahat ng mga pioneer, ng mga solid dati sa Kalingap, ng mga member ng Kalingap na umalis sa lighthouse o nakipaglaban sa sarili nilang sikap sa kanikanila nilang bayan, sana huwag kayong matakot na ilabas din kung ano yung saloobin ninyo. Nasabihin ninyo kung ano yung rason kung bakit umalis kayo. Dahil real talk lang po talaga, sa dinami-dami ko ng nakikita na grupo, mapa-charity vlogger man yan o hindi, bukod-tangi po, nakalingap lang yung napakagulo. At saka dito po, makikita po natin dito, dahil nga sa sobrang dami ng miyembro, andito na yung dumadaan dito yung inggitan, na kapag ang isa may views, mag-iiba rin minsan yung tingin sa'yo. At saka po sa sinasabi po nila na sinisiraan yung mga kasamahan, hindi po yun paninira, pagpapakatotoo at pagbibigay lang po ng real talk. Kasi nga po, baka hindi nila nakikita yung ginagawa nila o baka hindi nila napapansin na mali na pala yung ginagawa nila. Ito po yung klase ng grupo na kapag nakita nila na medyo umaangat ka o nakikita nila na medyo nagkakabuse ka, andyan na po yung ihilahin ka nila pababa. Hindi po ito kagaya ng ibang grupo na napapanood ko napakarami mga motovlog na talagang kakaunti lang sila, hindi nila kailangan magparami ng sobra, kukunti lang sila pero napakasolid ng grupo nila. Talagang hindi aangat ang isa, hindi aangat ang leader na hindi hinihila pataas yung mga kasamahan niya. Ganun po sila, hilahan sila pataas, hindi po hilahan pababa. Isa lang din po na napansin ko dito na medyo hindi lang ako din agree talaga. Kasi nga, kung usapang landing pad po ito. Kasi nga kung ang target po nila sa mga tao na inilalagay nila sa landing pad ay yun yung mabababa pa ng mga vlogger, mabababa pa ang views, mabababa pa ang subscribers. Kung ang point po nila dito ay matulungan yung mga vlogger na inilalagay nila sa landing pad, kaya nila ito binibigyan ng mga pang-ayuda o kaya nag-aambag-ambag ang mga vlogger para mayroong ipamigay yung mga tao sa landing pad sa mga tao na nandoon, sa mga tao na naghihirap na nandoon sa bayan na yon. Kung ang target po nila dito ay matulungan yung vlogger na umangat ang kanyang channel at ang kanyang views, hindi po yun ang paraan. Alam po natin sa sarili natin na hindi yun ang paraan. Kasi kahit paulit-ulit nilang gawin yon, ang pagtulong doon at paulit-ulit silang bigyan ng pundo doon na galing sa landing pad, hindi pa rin po tataas ang mga views nila, hindi po tataas ang subscribers nila. Ano po yung paraan dito? Sana po ang ginawa po dito ay kung sino po yung nasa taas, kung sino yung nasa pinakang taas, sana po hinugot niyo yung nasa baba para po nasa ganun ay yun po yung paraan para umangat sila, para tumaas ang views nila, ang subscribers nila. Tapos kapag mataas na, tsaka nyo po sila i-deploy doon sa mga landing pad na gusto ninyong itayo. Dahil kaya na po nila ang sarili nila siguro doon na gumawa ng views na maayos. Pero kung ang purpose nyo po dito sa landing pad ay ang tutulungan ninyo dito ay yung talagang mga tao na nakapaligid doon sa kung saang barangay kayo naglagay ng landing pad, napaka-goods po nun, napakagandang idea po nun. Pero paano naman po yung mga vlogger na maliliit na nandoon sa mga landing pads na yon, na hanggang ngayon nakikita ko ganun pa rin kababa yung kanilang mga views.
kasi nga hindi po yun yung paraan para umangat sila. Sana po yung mga gumatas na o na nakinabang na ng matagal na panahon doon sa nasa taas, sana naman pumunta na sila sa kanika-nila nilang bayan at doon na sila tumulong. At hatake naman yung nasa pinakambaba para yun naman ang tumaas. Kasi kaya nga po one team, one family. Lahat po dapat sabay-sabay at aangat. Wala pong naiiwan sa baba. Kasi kagaya ng karamihan ng mga vloggers dito sa Pilipinas na may mga grupo, talagang nakikita ko na nag-grow sila ng sabay-sabay pataas. Hindi sila papayag, hindi papayag ang leader na may naiiwan sa baba. Talagang pilit at pilit hahatakin niyang pataas. Dahil isang team sila, kailangan sabay-sabay silang umangat. Ang pinupunto lamang po dito ay mas madaling hilahin kapag mas magaan pa o mas kakaunti pa. At kapag lahat ay nasa taas na, sabay-sabay sana silang humila ng mga gustong magsimula na nasa baba pa. Muli po, hindi po kami yung may mali kung bakit gumawa kami ng video na hindi kami nag-message sa kanila. Dahil in the first place po, sila yung nag-live na nag-anunsyo na tinanggal na kami na hindi rin kami minessage. Total, naglabas na rin naman tayo ng mga video na ganito, ng mga saloobi na ganito. At sabihin ko na rin po na isa pa sa pinakang talagang nagpa-stop din sa amin sa pagpunta doon o sa paglaylo, dahil nga po sa pabago-bagong desisyon na ngayon may bagong desisyon na bukas iba na naman, sa susunod na araw iba na naman, ngayon may policy na ganito, bukas iba na naman. Medyo masakit din po sa ulo na hindi mo na alam kung ano ba talaga yung dapat mong sundin dahil nga sa pabago-bago na desisyon. Alam niyo po ba kasi kung bakit? Siguro, marahil, hindi ako sure, pero sa nakikita ko dito, dahil nga sa dami ng tao na nakapaligid sa iba't ibang opinion, kaya pati yung nasa taas nalilito na kung ano ba talaga yung dapat niyang sundin, kung ano ba yung tama na dapat na gawin, dahil sa dami kaliwat kanan na bumubulong o nagbibigay ng opinion. Alam niyo po mga kababayan, ang hindi ko lang din dito maintindihan kung bakit sobrang dami ng miyembro. Although hindi masama na dumami, pero di ba dapat na mas maganda pong nangyari, lahat ng pioneer, lahat ng second batch ay pinalakas muna sabay-sabay umangat, na kapag lahat ay nasa taas na, tsaka tayo magpasok ng 5 member para pandagdag, hindi po yung isang bagsakan na ang gulo po. Kasi alam naman natin na may meron ding negative yung epekto ng sobrang dami talaga. Andyan yung talagang magulo din. Sa bagay, kapag marami nga naman ang miyembro, mas maraming possible na pwede mag-donate. At kung ako man po yung tinutukoy na may clickbait sa thumbnails, wala pong clickbait doon. Kahit nga po, i-check nyo lahat ng videos ko, lahat po yan, sariling content po yan. Kung sino man yung nasa subject ko, yan lang nasa ko, nasa thumbnails ko. Hindi po kagaya ng karamihan dyan na ginagamit lahat ng mukha nyo. Nilagay ko ang mukha nila dahil nandun sila sa topic ko. Hindi po kagaya ng iba dyan na kahit ang layo naman ng topic, inandoon yung mga mukha nyo. Yun po yung tinutukoy ko na sinasabing ginagatasan kayo na dapat sila yung mas responsible dito sa pagbibigay sa landing pads. Dahil ang dami po ng mga vlogger ng Kalingap na nakaupo lang, na ginagamit lang yung mga mukha nyo, ginagamit kung ano man yung binibidyo nyo, ginagamit kung sino man yung content ninyo. Sila po yung dapat na may shoulder ng ganitong programa. Kasi kami po na nagsusumikap din sa mga kanya-kanya namin bayan ay wala kaming ginagamit na mga mukha nyo para pagkapirahan kayo o anuman. Kami nagsusumikap po na makatulong sa mga kababayan namin dito sa abot ng mga kayo, o hindi kami kagaya ng iba na ganun kalalaki na ibibigay. Kung magpabahay kami ay halos talagang light materials lang, pero yun ay bukal sa puso namin at yun lang yung nakayanan namin sa tulong ng mga nagtitiwala sa amin. Pero at least hindi kami kagaya ng iba na gumagamit ng mga mukha ninyo para pagkakitaan kayo o anuman. Kung ako ang tatanungin, kaya dapat yan sa binuo nila na landing pads, ang dapat na may shoulder dito talaga ay kung sino yung mga gumagata sa inyo, o kung sino yung gumagamit ng mga content ninyo, o kung sino yung gumagamit ng mga mukha ninyo. Napakadami ko pong kasamahan na umalis, at yung iba narinig ko din yung panig nila. Pero yun nga, hindi ko alam ba't di sila naglabas ng saloobin. Kasi siguro natatakot sila na yung natitira na lang na viewers nila ay baka sakaling mawala pa kung magsasalita sila. Pero hindi po naman siguro masama na magpakatotoo tayo. Ilabas natin kung ano yung nararamdaman natin. Choice po ng tao yan kung panunurin pa nila tayo o hindi. Basta tayo, walang masama na nagpakatotoo tayo. Yun lang po sa ngayon. Ito yung video na ginawa natin na hindi na dapat ako talaga gagawa nito. Dahil ang dami ko ng charity vlogs na hindi ko pa na-upload mula kahapon. Andyan yung magbibigay tayo ng bangka, abangan nyo po yan, may bibigyan tayo ng bangka at baka sakali mabago yung kanilang buhay sa pamamagitan po nito.
At yun lang, maraming salamat ulit sa lahat ng patuloy na nanonood sa akin. Hindi man ganun kataas yung ating mga views, pero sa tulong ni God, dito pa rin tayo magpapatuloy po. At sa lahat na nagtitiwala sa amin. Muli po, maraming salamat. Sana suportahan nyo din ang aking misis na ginagawa rin ng lahat ng best niya para makatulong, Commander ni Marcos. Maraming salamat po sa inyo. Nandito lang po tayo para mag-real talk at maglabas ng salubin. Maraming salamat po. God bless po sa lahat. Mas masarap sanang tingnan ng isang pamilya na healthy ang kanilang pagsasama, yung walang awayan, bangayan at siraan. Yung hindi nila hahayaan na masaktan ka o awayin ka ng iba, dahil syempre kaya nga tinawag kayo na isang pamilya. Hanggang dito na lang po, marami pong salamat.